Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko dabawin nyo sa Davao Region, sa buong Mindanao. Mayang hapon sa inyong atanan, sa mga lahat ng Bisaya around the world. Hello, hello, mga love shoutout. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, good morning, mga love shoutout. Happy Monday, and kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Anong pizza na ba ngayon? 9? 7? Ayun, bukas na yung pinakahuling filing ng Certificate of Candidacy sa Pilipinas. So, malalaman natin bukas kung saan ba talaga tatakbo si dating may Pangulong Duterte at si Baste at si Pastor Kibuloy daw tatakbong senador. Okay. Posible. So, hindi yan. Isa din yan sa topic natin, no, si Pastor Kibuloy. At kung tatakbo nga bang senador. Pero dito, nag-trending itong si Kukak, no, sa pamimiki ng kanyang damit. At itong kanyang video. Ngayon ko kung saan galing to, Diyos ko po, Ginoo. Kung ganito yung very New York mag-design, First Lady, Diyos ko po, patawarin. So, panoorin po natin itong video, no, na talagang, ano ba nangyari sa administrasyon ngayon, no? First Lady, Diyos ko, grabe, ultimo dito sa kanyang video. Talagang edit-edit pa, no? Tingnan natin, ha? Kung paano maglakad yung very New York. Na, you can't afford me. Ito ba? Sandali, pinagtawaran siya dito, eh. Tingnan mo. Ganon maglakad ang very New York. So isa pa dito, ilang bisis na talaga to nangyari, no, kay Lisa Marcos na kapag sa video, makikita mo na naglalakad siya na parang penguin nga eh. Tapos hindi naman natin ipagkaila din na hindi siya matangkad at mataba at malaki ang tiyan. Tapos, yun, pag sa picture na, dito na nagkandalitse-litse, ini-edit. Sobra-sobra. So ito yun, no? Post ni Tio Moreno. Ayan, no? Ito yung original. So, ito yung pike. So, paano ngayon yun labanan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang fake news? Kung sa kanila mismo galing. Kay Bongbong Marcos mismo, number one, fake news siya. Sa maraming bagay. Unang-una doon, yung sinasabi niya na walang nagawa si Duterte panahon ng kanyang administrasyon doon sa Yolanda victims. Di po ba? So, nagsilabasan ngayon ang mga, tawag dito, mga nagawa ni dating Pangulong Duterte. So, marami si Bongbong Marcos na fake news na mga sinasabi. Isa na dyan, yung sinasabi niya last year sa kanyang SUNA. To, sa lahat daw ng mga to all smugglers, hoarders, and profiteers, your days are numbered. Pero hanggang ngayon, yung number one smuggler sa Pilipinas na si Michael Ma, na kanilang ka-business partner at ginawa pang special envoy to China, ay hindi man lang inimbestigahan at walang your days are numbered. Oh, itong huli. Ano? Ang kanyang 5,500 na flood controls natapos na o na-fact check siya si Bagyong Karina, di ba? At marami pa nang daan-daan ng mga flood controls na ginagawa. Which is, walang master plan. So, fake news mismo. Si Bongbong Marcos at marami pang iba, hindi lang yan dyan. Sa kanyang pangako na 20 pesos kilong bugas, wala. So, hindi na yun aasahan. Huwag na kayong umasa sa 20 pesos. Yun pa, isa lang yan sa mga fake news. Ito si Lisa Marcos, ganun din. Pag sa video, talagang tawag dito, makikita mo,
na siya ay hindi sexy, hindi payat, kung ano-ano. Ini-edit ng sobra. So ngayon, si Tio Moreno. Sandali ah. May message kay Kukak Lisa. Sabi niya dito, "Dear Lisa Marcos, please tell your SOCMED team to please stop overly editing your photos. It's okay to enhance it a little bit or little bit, but not too much like this photo below." Nga naman eh. Magtataka ka. Di po ba? Yan. Mga ganyan. So dito, mas malapitan. Ang laki naman talaga ng pagkaka iba, no? Huwag naman ganon, pilit talagang paliitin yung hindi kaya. Oh, dito, makikita mo naman, oh, hindi siya sexy. Oh. Parang pinwin maglakad. So, pilit pinapapayat, no? Naman talaga, oh. Oh, ang laki ng tiyan. Hindi po ba? So, pinagtawanan siya ngayon. Lagot na naman yung kanyang editor doon. Malaki ata bayad doon eh. Kaya, pilit, pinapapayat, pinapaliit yung tiyan kahit malaki naman. So, ngayon dito po tayo kay Pastor Kibuloy. Nauna lang, parang 2 weeks ago yata yun. Or more pa. Sinabi ni dating undersecretary na si, ng, tawag dito, Department of Finance na pinaupo ni, sino ba ito? Marcos, na si Cielo Magno na nag-resign dahil nga doon sa issue ng mga bigas-bigas na yon na hindi sila kinonsulta. No? So, yung import-import yata yun. Siya ang nagbulgar na si Pastor Kibuloy daw ay tatakbong senador. Posible ba? Posible. Pwede bang tumakbong senador si Pastor Kibuloy? Pwede. Bakit? Hindi naman siya convicted. Mula sa korte, eh, si Franz Castro nga eh. Convicted child abuser. Nakatakbo nga, nag-file nga ng kanyang certificate of candidacy. Si Kerwin Espinosa, na self-confessed pa iyon, na tawag dito. Talagang nagbibinta siya ng pinagbabawal na gamot. Eh, ganun din. Nag-file din ng COC. O, sino pa? Laila De Lima, kahit nasa kulungan siya dyan sa may ano, Camp Crame, di ba tumakbo din siya noong 2022 talo nga lang. So, ngayon, dahil alam niyang hindi na siya mananalo pagka senador, so tumakbo siyang party list sa Congress. Alam naman natin, kasi gagawin siyang, kapag manalo si De Lima, gagawin siyang reyna ng tuadcom ni Martin Romualdez at bibirahin si Duterte. Pero may hamon si Duterte sa kanya. Kapag gawin daw yan ni De Lima, ilalabas niya yung 6 video ni De Lima at ni Ronnie Dayan yata, or ni Jonel ba yun? Basta sabi niya, sige ka De Lima, Diyos ko. So, dito tayo kay Kibuloy. Posible nga ba na si Kibuloy ay tatakbo? Posible yon, mga lalabs, mga bayots. Kasi may lumabas nga na survey, aside from Cielo Magno, a few weeks ago, nagsabi na si Kibuloy ay tatakbong senador. Ni hindi ko nga yun inano eh, pinansin, dahil parang wala naman yata plano si Pastor Kibuloy. Pero sa narinig ko, kagabi sa vlog, sa live ni Bus Dada, na talagang mayroong pinag-usapan ang si dating Pangulong Duterte at si Kibuloy at kung sino pa. So ngayon, abangan natin bukas kung mag-file ng COC ang lawyer ni Kibuloy. At kung ako ang tatanungin, iboboto ko si Pastor Kibuloy.
Hindi lang dahil doon sa kanyang nangyari sa KOJC na ginawa ng tawag dito, mga polis ng, sa otos ni Bongbong Marcos, hindi yun eh. Kasi kagabi, may survey yung isiminay. Sang-ayon ba? Sang-ayon ka bang tumakbo si Pastor Apollo Quiboloy bilang senador? Ako, yes. Dahil bakit? Kung pag-uusapan naman sabihin, hindi pwede dahil pastor siya, the son of God. Oh, meron naman, marami namang son of God dyan eh, na tumatakbo. May mga pastor dyan eh. Yun yung si Abante. Napalabas pa nga ng dila in social media. Kung pagtutuusin, pastor si Abante at Quiboloy. Kung sinasabi nilang manyak si Quiboloy, mas manyak si Abante. Never mong nakita si Pastor Quiboloy naglabas ng kanyang matulis na dila, na parang dila ng demonyo sa social media. Talagang mas manyak si Abante na kongresista. At pag sabihin mong kawatan, hindi kawatan si Quiboloy, hindi kagaya ni Abante na nagyabang ng kanyang mga rilo, yung kanyang bakos ni Judas, na LV, yung kanyang sasakyan. Saan kinuha ni Abante yun? Sa dalawang pastor, mas bilib pa ako kay Quiboloy. Bakit? Tumutulong si Pastor Quiboloy sa mga hindi lang nasalanta sa Baguio, lalo na doon sa Mindanao na marami doon mga nitibo na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. Pinupuntahan lang sila doon kapag eleksyon. Pagtapos na ng eleksyon, wala na, kinalimutan na. Parang bangungot lang. Proven po yan. Si Pastor Quiboloy, mas gusto ko pa siya dahil bakit? Ang laki ng tulong ni Pastor Quiboloy kay Pangulong Duterte nung siya naging presidente, lalo na sa paglaban sa insurgency, sa mga makakaliwang grupo. Kaya isa yan sa mga rason kung bakit nagiging insurgency-free ang Davao. Dahil dyan eh. Sa tulong ni Pastor Quiboloy at ni pinagtulungan nila ni dati ni Pangulong Duterte ng mayor pa, at tumulong din si Pastor Quiboloy kay Inday Sara nung mayor pa, at sa pakikipagtulungan din niya sa mga pulis at mga kasundaluhan doon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain at kung ano-ano pa ng mga pangangailangan ng mga kamin in uniform natin na hindi na ibibigay ng gobyerno. So mas gusto ko pa si Pastor Quiboloy iboto kaysa kay Bong Revilla. Sino pa ba? Ping Lacson, Tito Soto, at saka kay Manny Pacquiao, at kay Little Lapid. Lahat ng mga nabanggit ko na mga basura yon na politiko na kinuha ni Bongbong Marcos, lalo na yun si Erwin Tulfo, na may misyon na para i-impeach si BP Sara. Tumakbo lang siya yung senador dahil pinakiusapan ni Bongbong Marcos. So, hindi tumakbo si Erwin para sa taong bayan. Wala din naman siya niyan eh. Dahil nagiging puppet din siya, tagahimod din siya ng tumbong at itlog, bayag ni Martin Romualdez, si Erwin Tulfo. Isa yung basura na tao. Ngayon, mas iboto ko pa si Pastor Quiboloy, Jimmy Bondoc, lalo na sila si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon si Ipe, binababoy-baboy ng mga dilawan, na mga, lalo na yung mga makakaliwang grupo sa tawag dito, social media. Mas maganda pa nga iboto si Ipe. Ikumpara mo kay Franz Castro na convicted. Di po ba? So yun, boto niyo ba si Pastor Quiboloy kapag manalo siyang, pagtatakbo siyang tawag dito, senador? Ako iboboto ko. So sana kayo din. Dahil maganda ang layunin ni Pastor Quiboloy. Malaki ang naitulong niya sa gobyerno ng Pilipinas kaysa mga bulok ng mga kandidato ngayon ng mga re-electionist, lalo na yung andyan sa hanay ni Bongbong Marcos. Na tumakbo yan sila, hawak ni Bongbong Marcos para matupad na nila yung plebisito, yung kalang term extension at kung ano-ano pa. Para lang yan sa kanila eh. Bindihan para sa atin. Samantalang si Pastor Quiboloy pangmasa at may tao, si Pastor Quiboloy, 6 to 8 million voters, kanyang mga miyembro, so meron na siyang ipon na tao na boboto sa kanya. Madagdagan pa yun. Lalo na kapag magsama, magsalipwersa ang Iglesia ni Cristo
at ang KOJC. Ipaiboto si Marcolita at si Kiboloy. Magsanim. Panalo si Marcolita at saka si Pastor Kiboloy. So, isama din natin yung lahat ng mga hanay na sa side ng PDP Laban at ang kanilang mga guest candidate. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.